Good afternoon, everyone. Welcome back to my channel. Sa aking mga kababayan, saan man kayo sa sulok ng mundo, magandang hapon, umaga, o kaya gabi. Ito ako ngayon, samahan niyo ako sa aking pagluluto ng chicken drumettes. Itong chicken drumettes na to, minarinate ko na kahapon at ang pinagtimpla ko ay 2 brown eggs, black pepper, garlic salt, paprika, at nilagyan ko siya ng sriracha. Medyo maanghang ito, so kunti lang ang nilagay ko. Ngayon, depende sa inyo kung gusto nyo lagyan. Pero kung may mga bata kayo, maliliit na anak, ayaw nila, huwag nyo nang lagyan. Okay? So ngayon naman, iroll ko siya rito sa harina at itong pan ko, breadcrumbs. Ito. At nilagyan ko rin ng konting black pepper. Nilagyan ko pa siya ng kunting garlic salt dahil kunti lang ang nilagay ko rito ng garlic salt kagabi. So ngayon, i-preheat ko ito. Ito pa lang itsura ng yung mga hindi pa nakakaalam kung anong itsura ng air fryer ay ito siya. So, yan, yung ilalim niya. So ngayon, ipipreheat ko siya ng 360 Fahrenheit, tapos 15 minutes. Pag napreheat ko na, isprehan ko siya ng palm, non-stick, para hindi dikit yung chicken. So ngayon, ipipreheat na natin. Ayan, i-start ko na. Okay, so habang pinipreheat ko, iroll ko naman si chicken drumettes dito sa aking pinalong harina at breadcrumbs. Yan. At nilagyan ko ng black pepper saka konting garlic salt gaya ng sinabi ko kanina. Tantya-tantyahin nyo na lang. Siya. Yeah, huwag niyo siyang i-overload at para medyo madaling lutuin. Siguro mga 5 pieces, okay na. Yan. Saan kaya ako nakatingin? Okay. Ito na. Yan lang. At habang niluluto ko naman itong chicken, ipapakita ko sa inyo kung anong sausawan ang ipiprepare ko para sa aking chicken drumettes. Dinagdag. Nilagyan ko rin ito ng mga half teaspoon ng olive oil. Yan. Para medyo shiny siya ng konti. So, yan muna. Papakita ko sa inyo mamaya pag na-preheat na ito kung paano ko sila isalansan or ihilira dito sa loob ng aking air fryer. Okay? Babalikan ko kayo. Kaya lang lagi kong sinasabi. Salamat! Ayun guys, na-preheat na siya. Na-preheat na yung aking air fryer. Ayan. Isprayan ko na siya ng pan. Ayan na. Excuse me. Tapos ito yung chicken drumettes, no, na-roll ko na lahat doon sa mix of harina, breadcrumbs, at konting garlic salt, at pepper. Ito na siya.
So, ready nang ilagay doon. Siguro mga anim. Pwede na para hindi naman siya siksik. Nahuhulog. Ayan. Ito siya. So yan, yeah, anim na. Para hindi naman siya na-overload ng konti. Makahinga sila, you know. Ayan. So, babalik ko na sa air fryer. Iluluto ko siya ng 360 Fahrenheit at 15 minutes. Pero hindi ibig sabihin na kasi hanggang 15 minutes lang talaga ito tapos magbibip na siya. So, after 15 minutes, alam ko hindi pa siya luto. Babalik pa rin ko siya ngayon. Kasi babalik ko ulit. So, basta abang lang kayo dyan at ipapakita ko after 15 minutes kung anong itsura na ng aking chicken drumettes. So, habang pre-preheat ko kanina, nag-prepare naman na ako ng lalagyanan ng aking chicken pag naluto na. Yan, ito, nilagyan ko yung plate ng lettuce. Yan, o. Oh. Di ba, parang may kunti namang arte, you know, kahit kami lang kakain. So, okay, babalik ako. Diyan muna kayo. After 15 minutes, ito na yung itsura ng chicken dito sa loob ng aking air fryer. So ngayon, babalik na rin ko siya. Ayan, o diba, okay, papakita ko sa inyo. Yung malapitan, ilapit. Yung itsura niya, o golden brown. O, muusok. Ayan, okay. Tapos, yeah, babalik na rin ko lahat para matuto yung kabila. Babalik ko, siguro mga another 10 minutes, pwede na. Okay? So, ilalagay ko na ngayon sa 350 Fahrenheit. Okay? Temperature. Hello? Yan, 350. Tapos, start. Yung time. Okay, hold on. Yung time is yan, 10 minutes. Yan na. So, papakita ko ulit sa inyo kanong itsura niya after 10 minutes. Okay? Huwag kayong maalis. Babalik ako. Okay? Ngayon, tapos na naman yung 10 minutes. So, bubuksan na natin at titignan natin kung anong itsura. Wow! Ganda! Ay, kasing ganda ko yata. Ay, napapasensya na kayo. See? Ang ganda! See? Hindi siya kasing crunchy pag deep fry, pero malambot. Malambot siya. Ano? Ang ganda, oh! Wala, lagay ko na dyan. Sa akin, nag-prepare din ako ng lettuce. Paglalagyan ko, o nga no, sinabi ko kanina, sisya na kayo, may pagkakulit din ako. Ito, ay naku, sarap. Ang sarap nito, lalo na pag yung nagawa ko na yung sausawan. Talaga naman, sarap mabuhay pag ganito. Simpleng dinner lang, you know, madaling gawin. Yan, lalo na sa may mga anak na maliliit. Naku, gustong-gusto nila ito. Finger food. So, magsasalang ulit ako. Tutuloy ko ang ating pagluluto. Yan. Kailangan ispray yan. Para hindi siya didikit. Nagpalit ako ng pang-ipit. Kasi sabi ng direktor ko, maiksi daw. Yung pang-ipit ko kanina, baka daw ako mapasok. Guys, ito na. Natapos na.
Pa-buttering ko siya. Diba? Ang ganda ng pagkaka-brown. See? Yan, oh. So, iluluto ko siya ulit ng... babalik ko dyan sa loob. Luluto ko siya ng 350 Fahrenheit at mga ano na lang ito, mga 9 minutes. Yan. Kasi masyado lang mainit yung air fryer. So, okay. So at least hindi ako nag-aalala na masusunog siya kasi hihinto siya after 9 minutes. Okay? So babalikan ko kayo pagtapos na. Okay, salamat sa pag-aabang. Okay, so ito na yung last na salang. Okay? See? Oh, diba ang ganda? So, ang ganda ng pagkaka-brown. See? Oo. Talagang... para din siyang fried chicken, pero siyempre wala, hindi siya deep fry. Yan, o walang, hindi siya lumangoy sa mantika. Pero masarap siyang malambot. Okay, so yan muna, i-prepare ko na yung aming kakainin at ipapakita ko sa inyo. Okay, ito na yung aking fried chicken. See, ito na yung aking guacamole. Yan. Masarap isaw-saw ang fried chicken sa guacamole. Ito. Sarap. Masarap din itong appetizer. Pag may bisita kayo, mga kaibigan or family, mag-prepare kayo ng ganito habang nagpupuntuhan o kaya nanonood ng TV, lalong mapapasarap ang inyong puntuhan kung mayroon kayong fried chicken with guacamole. Ang guacamole, hindi lang masarap sa fried chicken. Mapa-barbecue, masarap din siya at saka sa pork barbecue. At yung kung mayroon kayong tortilla chips, itip nyo lang dito. Lalo na namang mapapasarap ang kwentuhan ninyo pag kayo'y may bisita or habang nanonood ng TV. Yan. So, yan muna guys ngayon ang aking vlog. Thank you sa tiyaganin yung panunood sa aking mga videos at itong pagluluto ko ng chicken. At sana hindi kayo magsasawa sa kapapanood dahil marami pa akong vlogs na gagawin. So, thank you for watching this video and please don't forget to subscribe. See you soon guys!